ng sinabayan, oh. Yan ang ano natin dito. Nagtatrabaho siya dito. So, ano yung mga ginagawa natin dito, sir? So, sir, para makapasa yung sasakyan, kinisig natin na maayos para may makitang bagsak, so ipapaayos yun. Pag walang bagsak naman, so... So, ito ba ay parang ano ng gobyerno? Oo. Good morning mga OEP. So today is, nakita niyo yan, itong sasakyan na to. So dadalhin ko to ngayon sa, iwan ko anong tawag dun, basta chinecheck yung buong sasakyan. So dadalhin ko sa exit 8. Kasi ano yun, ang tawag dun kasi is parang yearly or hindi ko alam, basta may limit yung sasakyan. Pag na-reach mo yun, dadalhin doon sa agency na yun. So, ang agency na yun ay government. So, kung wala kang ganun, kasi may ididikit silang sticker dyan, kung wala kang ganun, parang may multa ata. So, maganda rin yun na sistema dito sa Saudi Arabia, kasi kung may mga problema yung sasakyan mo, hindi balanse, ay malalaman doon sa kanilang checking machine. So, samahan nyo ngayon. Punta tayo doon. So, ang sasakyan na pala ito ay isang Mazda. Ayan ang loob. Mazda CX-9. So, yung sasakyan ko kasi is Honda. Honda Odyssey. Pero ito, sa boss ko ito. So, ganito yung mga sasakyan dito sa Saudi Arabia. Mga high-tech. So, tara na. Ang susi nga pala ng sasakyan na to ay pause button. Ayan. So, kailangan apakan mo muna yung brake para umandar. Kasi kung bibitiwan ko ang brake, magiging pula yung ilaw. Or walang ilaw pala. So, kung ipapress ko yung brake, so ilaw siya, ibig sabihin ready to start na. So, pipindutin natin. Ayan. So, nag-start na guys. Yung park brake nito ay pause button lang din. Ayan. So, kung may ilaw yan, ibig sabihin naka park brake. So, ialis natin yung ilaw. Ayun. So, ready na tayo. And now is atras na tayo. Ito pala yung kambyada. Ayun. Kapag inano natin yung brake ay yung kambyada, pinunta natin sa reverse. Nakita nyo yung camera. Ayan. Automatic na mag-on. So, kung ibabalik mo siya sa park, mawawala yung camera. So, kung i-reverse natin, ayan, na-reverse ko na ulit. Ayan, lilitaw yung camera. So, tara na. Ayan, guys. So, ang napakaraming sensor ng sasakyan na to. So, ang gate nga pala dito sa Saudi Arabia ay remote control. So, ayan. Kung nakikita nyo, pa-close na yung gate namin. Ayan. So, yung mga bago dito or hindi pa nakakapunta dito sa Saudi Arabia, ganyan yung mga pinto dito, yung mga sistema dito, ganyan. So, itong sasakyan na to, sobrang dami ng sensor. So, mga maliliit na ano lang, tumutunog na kaagad. Ayan, so balis na tayo. Ayan guys, kung nakikita nyo dyan sa salamin, may nakikita kayong puti. So, parang yan yung speed meter ng sasakyan na to. So, para siyang ano, para siyang tawag dyan, yung hindi ko alam kung anong tawag, nakalimutan ko yung tawag. Parang ano siya, parang ano bang tawag dun yun sa yung ano, yung nakalimutan ko yung tawag eh. So, kung nakikita nyo, nakalagay siya sa salamin, parang salamin. So, actually, reflection lang yan. Pero maganda kasi sobrang high-tech, no? Nakikita mo yung speed meter sa salamin. Hindi dito sa dashboard, kundi doon mismo sa salamin. Ayan, no? Parang, kalimutan ko yung tawag eh. Holagon ba yun? Basta Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! I-search ko na lang mamaya. Tapos ilalagay na lang natin sa screen kung ano tawag dyan. Okay mga kaibigan, bumalik tayo dito sa bahay kasi nakalimutan ko yung papel na kailangan kong dalhin.
So ito nga pala yung sasakyan ko, isang Honda Odyssey na napakarumi. So yun yung dadalhin ko sa ano, sa checking, ano mo tayo yung tawag, basta yun eh. Ito nga pala yung nakalimutan ko guys na papel galing sa Nazam. Ayun guys, so paalis na ulit tayo. Ayan. So let's go. Finally guys, nakaalis na rin ulit tayo. So ang dami nating nakalimutan. So nakikita nyo nga pala guys, itong model na to ng Mazda. Mayroong touchscreen na screen dito. Parang tablet. So pwede ka mag music dyan, manood ng videos, at mag internet. So parang Android din yan. So yung sinasabi ko nga pala kanina, yung puting ano na yan, speed meter, tawag pala dyan ay parang hologram. So napaka high tech, di ba? Ayun guys, so nandito tayo ngayon sa daan. So kita-kits tayo later. Ang galing ng sasakyan na ito guys, kasi kung nakikita niyo yung puting hologram dyan sa front, yung speed meter natin, kapag yung daan na dinadaanan natin ay may speed limit, ay nilalagay niyo dyan sa hologram, dyan sa unahan, yung speed limit ng naturang daan. So mama, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ibig kong sabihin. Kasi dito sa area na to, dito sa daan na to, dinadaanan ko ngayon, walang speed limit dito. So kung mamaya dadaan tayo sa may speed limit na daanan, papakita ko sa inyo kung anong ibig ko sabihin. Okay? Ayan guys, oh, kung nakikita nyo, nakatatak yung speed limit dito sa daanan na to. So yung speed limit dito ay 120. So makikita mo habang nagdadrive ka na 120 yung speed limit dito sa daan na to. So at the same time, nakikita mo din yung takbo mo, kasi meron diyang speed meter. So makikita mo talaga yung takbo mo at the same time yung speed limit dito sa naturang daan na ito. So napakaganda, di ba? 3 hours later. Ayun mga noipi, so nandito na tayo sa lugar na kung saan dito i-check yung mga sasakyan na may maintenance na. So ibig sabihin, narating na yung maintenance para pumunta dito. So ito yun siya guys. Ayan. So kung nakikita nyo, hindi lang mga maliliit na sasakyan, pati yung mga tawag dyan, mga teen wheelers ay pumupunta dito para ma-check yung kanilang sasakyan. Kasi may requirements ang mga Saudi government. Hindi ko alam kung anong pero may requirements na kailangan may sticker kang ganun at may papeles kang ganun. Dito yung dinidikit eh. Bilog siya. So kapag nakita ng pulis sa daan, makikita niya yung sticker at hindi ka nasisitain kasi nakita yung sticker na meron ganun. Ibig sabihin, na-check na or pumasa sa maintenance ng Saudi government para sa mga sasakyan. So maganda rin yon. Hindi ko alam kung sa Pilipinas meron bang ganito, pero itong sistema nila dito na ganito, maganda yon kasi nag-check yung all over body ng sasakyan mo kung ano yung mga diferensya, imbalance ba or hindi naman. So kung hindi naman siya imbalance, papasa ka kaagad. Pero kung hindi siya balance, kailangan mong magpabalance sa labas para maayos, tapos babalik ka ulit dito para e-test ulit kung pasado na ba or hindi pa. So itong sasakyan na to, first time siyang ma-check dito. So kasi bago pa ito na model eh, 2019. So siguro papasa ito. Pero yung mga dating sasakyan na umabot ng ilang taon ay hindi talaga papasa dito. Okay? So kapag ganun, pagpapacheck ka dito and titingnan nila, kapag hindi pumasa, pumunta ka sa labas, papabalance mo, then babalik ka dito. So siguro kung hindi nagmahal, 75 or 70 real ang kada pasok mo dito sa checking entrance. So matatagpuan ito dito sa exit 8
dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So, sa buong kingdom, meron silang ganito. So, ay sa Jeddah, Jubail, basta buong kaharian ng Saudi Arabia, meron silang ganitong sistema para ma-check yung sasakyan mo. Kung pasado or hindi. So, yun. Hindi ko alam talaga kung sa Pilipinas meron ganito. Meron naman ako nakikita ang mga sticker sa mga sasakyan mo sa Pilipinas. Pero hindi ko alam kung ganito ba yun or yung mga sticker na dinidikit dun sa mga sasakyan sa Pilipinas ay parang mga ano lang. Anong tawag yan? Mga corporation na sinalihan ng sasakyan mo. Pero dito, talagang gobyerno ang nagpapatubad ng batas na ito. So mamaya, papakita ko sa inyo mamaya sa loob. Ayan. So kung nakikita nyo, napakaraming pila. Ayan, pati yung mga malaking sasakyan. Ayan. Okay, mga kaibigan. So, pagpupunta kayo dito, make sure na may dala-dala kayong copy or yung mismong istimara ng sasakyan nyo kasi naano pa ako dito kasi hindi nadala yung ano, yung istimara ng sasakyan, yung registration ng sasakyan. So, pinark ko muna doon para mag-photocopy. So, yun, pupunta tayo doon mamaya. Ayun mga Noypi, so medyo na-delay tayo kasi dito nga sa pag-photocopy. Kasi hindi ko nadala yung original na istimara or yung registration ng sasakyan. So, ayan o. Doon tayo papasok mamaya para ma-check yung ating sasakyan. So, kung nakikita nyo naman, napakaraming sasakyan dito. Ayan o. So, dyan sa mga building na yan, sa nakikita nyo sa likod ko, dyan tayo papasok. So dito guys, dito tayo magpaparehistro kapag papasok na tayo dito. Ayan guys, so papasok na tayo. Ayan, so pipila lang tayo dito mamaya maya, kukunin sa atin ito ng mga lalaki dito na nagtatrabaho at sila na yung mag-i-inspect. Ayun, so ang mga nagtatrabaho dito yung iba mga Pilipino rin, so mamaya papakita ko sa inyo. Ito na guys sa loob. Ayan, so kinuha na sa atin yung sasakyan. So ito yung nasa loob. Ayan. Ito yung nasa loob ng checking ng building na ito. Ayan guys. Ayan, so ito si Kabayan, oh. Yan ang ano natin dito. Nagtatrabaho siya dito. So, ano yung mga ginagawa natin dito, sir? So, sir, para makapasok yung sasakyan, kinisig natin na maayos para may makitang bagsak, so ipapaayos yun. Bago lang bagsak naman. So ito ba ay parang ano ng gobyerno? Oo. Ano siya ng gobyerno? Parang, sa atin, meron bang ganito? Ay, wala no? So, dun sa atin, walang sistemang ganito. Oo. Mas maganda sana mayroon ganito. Oo. Mas maganda talaga kung mayroon ganitong sistema sa Pilipinas kasi nag-check talaga yung mga sasakyan kung mayroong mga problema. Nandun na yung sasakyan natin, guys. Oh. Ayun, so chine-check na yung sasakyan natin. So, antay na lang natin siya doon sa dulo para makuha na natin yung resulta. Ayun. So, ito na yung ating sasakyan, guys. So, antay natin yung resulta. Ayun, guys. So, pumasa yung ating sasakyan. So, napakaingay doon sa labas kaya hindi na ako masyado nakapag-video. So, ayun yung sticker, oh. Ayan. So, ibig sabihin, kapag may sticker ka, ibig sabihin, pasado na yung sasakyan mo. At pwede ka nang umuwi. Ganun lang kasimple. Parang dadaan ka lang dun, tapos i-check nila. Kung pasado, bibigyan ka ng sticker, at makakaalis ka na. Pero kung hindi ka pasado, hindi ka makakakuha ng sticker. At kailangan mong ipaayos ang sasakyan mo sa labas, at babalik ka dito para pumila ulit. At magbabayad, at i-check nila ulit kung pasado na ba or hindi ba. So, ganun lang. Ayun, so, kapag hindi ka pumasa,
Kung nakikita nyo yung mga shop dyan sa gilid, dyan kayo pupunta at magpapaayos kung hindi kayo pumasa doon sa loob. So, papaayos nyo dyan. After that, kapag naayos na nila, babalik kayo doon para pumila ulit at magbabayad. Tapos, i-check nila ulit. So, kung pasado na, magkakaroon na kayo ng sticker. Okay, so, I think dito na magtatapos ang vlog na to. At kung may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang video nito, please hit the like button and subscribe to my channel. So, ito ang inyong Kapitan Pinoy ng Saudi Arabia.